Alright, so ngayon eh, pag-uusapan natin, eh, syempre, yun na, nandiyan na nga sa title eh. 2016 Clinton panalo sa taong bayan, pero hindi naging pangulo. Siguro maraming hindi nakakaalam niyan. No? Kasi ngayon, lalo na na itong nakaraang US election. Alright, so US election. So ang mga Amerikano, eh, kasama na yung mga ano dyan, yung mga foreigner sa Amerika na binigyan na ng batas nila ng kapangyarihan para bumoto, eh, kasama sa mga bumoto rin. Ngayon ay lumilitaw doon sa nakaraang election, although there are claims of massive fraud. At akalain mong meron palang Smartmatic din sa Amerika. Nagulat ako nung malaman ko na kasi may nag-request na talakayin ko din yung ano yung nangyayari ngayon na massive fraud sa Amerika. Si Trump sinasabi na talo sa election pero hindi siya nagko-concede. Bakit si Hillary Clinton ay nag-concede? Bakit itong mga nakaraang mga natatalo sa mga elections ay madaling nagko-concede? Yun. Eh sinasabi ko rin sa mga nakaraan nating pagtalakay, it's not yet for them to concede kasi the battle for presidential and vice presidential position in the United States of America has not yet begun. Because the date for that battle will be tomorrow. Okay, here in the Philippines, December 14. In America, so December 14 din yan. Hindi naman ang mga tao sa Amerika magdidesisyon dyan. Alright, kung hindi meron isa talagang pangkat na tunay na mga tagapagsilik ng magiging presidente ng bansang Amerika. December 14 is the moment. Okay, just to give you brief history or information na lang. Information about this. Bakit December 14? Eh noong November, eh nagkaroon na ng botohan. Bakit parang anong to? Ano ba 'yung nangyari? A recount ba? Ano ba 'yung sinasabi ko na hindi pa naman 'yung election ng November ang talagang botohan kung hindi meron talagang nakatakdang petsa para sa pagpili ng magiging susunod na presidente ng Amerika na sa January 20 nga ay siya 'yung manunumpa, 'di ba? Alam niyo po, dyan ho sa sistema sa Amerika, pag natingin sa klase ng pagboto nila, eh meron hong tinatawag dyan na Electoral College. At yun pong Electoral College, kada estado po ay merong kanya-kanyang representatives. Depende po, okay, sa laki ng populasyon ng estado. Now, paano naman nadidetermine kung ilan yung magiging electors nila? Yan ho ay nakadepende kung ilan yung kanilang congressman. Merong mga estado na merong mga congressman na 6, meron namang 30 mahigit, meron namang mga estado na ang kanilang representative sa Congress ay isa lang kasi maliit lang silang estado o konti ang tao pa. So ganon. Kaya yung mga estado ng mga maraming mga representatives. So yun yung talagang pinupukpok diyan ng panliligaw. Yan yung talagang binibisita ng mga kandidato. Alright, so meron tanong dito si Jocelyn Perez. Sir Johnny, bakit ayaw ba ng karamihan kay Mr. Biden? My younger sister voted for Mr. Biden. Well, doon naman kay Mr. Biden, lumilitaw naman kasi doon. It's like a 50-50 call. Doon sa kanilang nakaraang election, tingnan natin yung figure ha. Lumilitaw kasi doon ay lumamang sa popular vote itong si Joe Biden. Ayan, pull up lang natin to. Lumamang siya kay Donald Trump. So ibig sabihin sa boto ng taong bayan, so sa gusto ng nakararaming mga Amerikano kasama na yung mga immigrants na allowed bumoto, eh gusto nila si Joe Biden. Lumamang siya kay Trump eh. Right, share ko lang sa inyo to. One moment. Meron kasing ibang mga Amerikano, meron din namang mga iba, yung alam mo yung merong kinalaman sa foreign interest. Eh, inaayawan nila itong si Joe Biden. Inaayawan si Joe Biden. Not because of his personality. No, it's not that. Inaayawan si Joe Biden because of his party policy.
Kasi kapag itong kanyang ano, ang kanyang partido ang naupo diyan, lagi po nilang ginagawa ay sumasali sila sa mga giyera. Now dito, tignan ninyo. Lumilitaw dito 81 million votes, no? 81,282,896 votes ang nakuha niya. And then si Donald Trump naman is 74,222,484 votes ang nakuha niya. Now, wala pa diyan yung ano, may claim kasi si Donald Trump, and there are pictures na nakikita talaga na may mga parang napaka unsecure way of transmitting or delivering the ballots para sa pagbibilang. May mga ganun eh, biruin mo isang simpleng truck na daladala yung sasakyan, dapat nakalagay sa enclosed van ng United States Postal Service yung mga balota, 'di ba, nabibilangin. Eh makita mo karga-karga lang ng isang ordinaryong pickup. Tapos nandun pa yung sticker na Joe Biden. Siyempre yung mga tao maghihinala. And besides yun pong smart magic, smartmatic, yung machines nila, yung PICOS, eh yan ho ay programmable eh. Programmable yan. Pwedeng sabihin natin na etong ganitong lugar na to, ito yung ilalabas na itong resulta. Kasi kung ano yung ilabas na resulta ng makina, then that will be treated as official result. Diba? Yan yung yung record na nung isang lugar o parang isang eskwelahan, ganun. So from there bibilangin yung resulta na yan hanggang sa maipon ng maipon. Ngayon, yun ang pinoprotesta nito ni Donald Trump. He's protesting for two things. First, not just the integrity of votes. Kasi po, yun pong electoral votes na yan, sinasabi ko nga, wala naman talagang kinalaman yan para ang presidente ay maluklok sa pwesto. Yan hong pagiging unique yan sa Amerika. Bagus yan ho kasi ay may kinalaman when it comes to the senatorial at saka doon sa number one sa senatorial. Kasi kung ang isang estado, sabihin natin, nagkaroon ng dayaan dyan, tapos nanalo itong mga kalaban niya, tapos pag napalitaw nila na nagkaroon nga talaga ng massive fraud, so recount, ganyan. So ngayon, yung kanilang mga senador, and then kung yung estado naapektuhan din yung mga boto ng congressman, then lahat yan pwedeng madagdagan. Ganun ang inihahabol dito ng partido ni Donald Trump. Ngayon naman, ang isa naman ding puntong inihahabol niya rin, bukod dun sa integrity, yung possible na tawag dito, magandang imahe saka sakali na ma-overturn nila yung result. Kasi nga sinasabi nila yung mga katulad nitong gumawa nito, itong CBS News, CNN, pag CNN ano yan, ayaw talaga niyan kay Donald Trump, galit sila kay Donald Trump. So ang ginagawa nila ngayon, nagbibigay na sila ng ano tawag doon, mind conditioning projections. So, yung mind conditioning na yon, may mga misleading wordings doon, katulad ng hindi na projection eh, kung hindi result. They use the word result. Ganyan. So, and then, possible results. Ganon. Pero, nowhere in the article that you can read mentioning about the December 14 voting for the presidential position and including the vice presidential position, which is supposed to be. They should mention that. They should explain that to the people. Hindi nila ginagawa yun. That is the power of the media, or shall I say the mass media. Hindi nila nililinaw yan. Ngayon, dito naman po kasi sa policy ni Donald Trump, kung mapansin ninyo, baliktad naman sila. Etong sina Donald Trump, ang ginagawa naman ng kanyang partido, kinukuha naman, no? Kinukuha naman yung mga sundalo nilang pinadala sa ibang bansa para makipag-giyera o magsimula ng giyera. Ganoon naman ang kanilang ginagawa. And then focus sila sa kanilang internal inaayos nila. Ito naman kabilang partido, yung kalaban nila, more on focusing doon sa sa panglabas. The security nila, and then yung kanilang foreign relation, yung kanilang
economic, and then yung kasabay yung ano, yung foreign relation and economic benefits nila. Yun ang ginagawa nila. So, isang way doon na very effective para sa bansang ito is yung makipagyera. At yun naman ang daming namamatay, ang daming na kaya nga sinisikap ng Amerika na makaimbento ng mga machines, mga killing machines para maiwasan na yung mga casualties. Kasi yung mga Amerikano nagagalit. No? Nagagalit sila dahil pero may edad ng 20, papadala na sa magre-render na ng military service. No? Parang ROTC dito sa Pilipinas dati. No? Ngayon, kapag ka merong giyera, padadala yung mga sundalo, no? Tapos itong mga itong mga nag-training na, i-call out sila para maipadala din. Mga 2 years sila dyan. So ngayon, may mga tendencies na namamatayan. So hindi matanggap ito ng mga pamilya and then nagagalit sila. So kaya hindi nila sinusuportahan yung ganung klase ng policy. Now, ang nangyayari, ang dating is, may mga grupo, sa pagkakaintindi ko ha, may mga grupo na hindi ho nagugustuhan yung pangingialam ng Amerika sa problema ng ibang bansa. Kasi nga, I believe they felt ashamed about what happened in Iraq. Because in Iraq, sinasabi nga na the evidence of having a weapon of mass destruction, yung mga nuclear weapons, the warheads, are actually, fabricated, hindi planted, fabricated lang. Kasi ilang beses nagkaroon ng UN inspection, wala namang nakitang mga ganong klaseng warheads. Pero nire-report ng Amerika na meron silang natagpuan. And then later on, pinatay pa nga nila, binitay pa nila si Saddam Hussein. Tapos nawasak na nila, na devalue nila yung pera. Imagine, napakayamang bansa ang nagawa ng Amerika sa kanila sa Iraq. Ginawa silang mga pulubi. Yung pera nila, naging zero value in an instant. So, paano mong ipambibili yun kung ikaw ay multibillionaire? Na meron kang cash, meron kang pera sa banko, di ba? At kung paano mo yan ipapalit ng ibang currency, wala nang value. Di ba? So, yung banking system totally nag-shutdown dyan sa Amerika sa ginawa nila. So yun hong inaayawan. Siyempre may mga taga Middle East naman na naninirahan na sa Amerika, may mga Muslims. Eh, alam mo naman na mga Muslims, they are connected via religion. Through their religion. So unlike ng mga Christians na madalas Kristiyano sa Kristiyano walang pakialaman, sila pa yung naglalabanan. Pero sa mga Muslims, konektado sila. Oh, meron silang pagkakaisa. So ngayon ay nagiging malaking pressure groups din 'yan. Yung mga religious organization, lalo na yung mga Islam, no. Yung mga Muslim diyan sa gobyerno sa Amerika. Ngayon dito naman kay Donald Trump, ang isa kasing isinisisi naman dito ng mga tao kay Donald Trump. That's why tinatawag ko tong it's like a 50-50. Okay, kasi merong claim of massive fraud. No, para matanggal na si Donald Trump sa kapangyarihan, ang sinisisi sa kanya, bagsak yung ekonomiya. No, parang dito sa Pilipinas, bagsak ang ekonomiya natin daw. Yan. Because of what? Because of Duterte. Sisi sa presidente. So sa Amerika, may ganun din naman. Laging because of the president, because of his poor foreign policy, mga ganyan, because of his poor economic management style, yung mga ganun. Pati yung COVID, yung paglaganap ng COVID, isinisisi rin sa kanya. So sa isang punto, may kasalanan din kasi itong mama, na imbis na magpakita ng mabuting halimbawa, yung pagsusunod ng face mask, pagsunod sa health protocol, siya mismo, hindi niya sinusunod yun because he don't believe that COVID-19 indeed exist or yung intensity ng COVID-19 sa tao ay talagang matindi. So kaya nga nung tinamaan siya, lalong lumaki ang ulo niya kasi and just like 2 days and then gumaling silang mag-asawa kaagad. 2 days na nata, 3 days lang, ilang araw lang naman sila. No, hindi na natapos yung required number of days kasi nag-negative na kaagad.
And then kaya nga sabi niya, eh hindi naman pala ganun kalala, para lang ano to, like an ordinary flu. Maswerte siya kasi at his age, di ba? Hindi katulad ng ibang mga may edad na natutuluyan, lalo sa bansa nila na malamig at paborito ng COVID yung kanilang yung temperature nila. So ngayon, dito sa ano, dito sa election na to, ang isang problema kasi dito, parang I would say 85% na ng mga tao sa mundo na hindi naman kasi nila alam na ano na merong ganyang sistema ang Amerika, yung electoral college, na kada estado ay merong katumbas na dami ng mga congressmen nila ang representative na boboto. Hindi naman yan boboto na magkikita-kita, hindi po. Kada estado magkikita-kita sila sa kanilang ano, sa kanilang lugar. Yan. Pupunta sila sa kanilang lugar. Ang gagawin nila ngayon ay tawag dito sa Capitol, ha, Capitolyo nila. So, doon sila ngayon boboto. Ganyan. Ngayon, kung titignan natin dito. Alright, so teka, tingnan natin itong message itong isa. May nakita kong kakaiba. Julie Aduka, sabi niya, "You must be joking, you don't live here." Ngayon, don't know what you're talking about. I know what I'm talking about, Julie Aduka. I don't need to live in America just to know this. I studied political science. So, pinag-aralan din namin ito. Baka ikaw, you're the one who doesn't know your electoral system. Diba? Alam mo ba yan? Ang pagpili? O ang naiisip mo lang, just like in the Philippines, yung boto ng taong bayan, that is the determining factor who will be the next president. No, not in America. I think you should study about the American politics or electoral policy or electoral system. Okay? Right, so tingnan natin ba mga messages dito. So, sagot ko rito sa ano kay Jocelyn Perez. Ano ho, it's a 50-50 call kasi kada naman mga grupo ng mga tao, may kanya-kanya sila ng concern regarding dun sa mga policies ng bawat partido. Partido ni Trump, partido ni Joe Biden. And besides, dapat din nating tandaan, meron pa ho talagang mas mataas sa kanila, no, yun hong tinatawag na Central Intelligence Agency. Ito ho'y walang kinikilingan na partido o politiko. Ang kanila po talagang kinikilingan lang is yung interest. Okay, interest ng kanilang bansa, kapakanan lang nila. So kung ang kanilang presidente at ang policy ng kanyang partido ay hindi po tumutugma sa pangangailangan ng panahon, so sila ngayon ang gumagawa ng paraan para magkaroon ng mga adjustments. And to the point na pati ho yung electoral process, pakikialaman nila yan, hindi naman guguluhin, kundi ibig sabihin, magkakaroon ng mga ano diyan, mga propaganda para maipasok nila yung isang kandidato na tutugma ang polisiya sa pangangailangan ng panahon na yon. So ganon. Kaya nga maging sa isipin niyo, saan kukuha ng lakas ng loob ang Amerika, 'di ba? Katulad ng pagpapabagsak sa mga leader ng iba't ibang mga bansa na kumukontra sa kanila, just like what happened to President Marcos, what happened to Arap, what happened to Muammar Gaddafi, to Saddam Hussein, 'di ba? Oh. Bakit hindi nila tawag dito, i-focus na lang ang resources nila, ang energy nila doon sa sariling problema nila. America had lost billions of investments. Imagine yung mga investors nila, yung sariling negosyo nila, ha, lumalabas ng Amerika. So marami tuloy nagkakaproblema, nawawalan sila ng trabaho. Bakit? Merong problema kumpara doon sa, ibig sabihin, financial problem, financial constraint, ang nangyayari sa kanila pag doon sila nag-ooperate sa Amerika because of the benefits, because of the taxation. Unlike kung dadalhin nila yung kanilang production, let's say, dyan sa China. Katulad na lang nito sa cellphone company, etong Apple products, di ba, yung iPhone. So, bakit from America, bakit gusto pa ng Apple doon sa America, sa China, eh, napakamahal pa rin naman ang kanilang produkto. Kasi, kita, tubo, yung income, di ba? Ganun sa mga negosyante. So, yeah, designer na sa America,
may-ari, nasa Amerika, negosyo nila. Pero pagdating doon sa parte na makakatulong sa mga mamamayan, eh, that's a big question. Bakit wala doon sa Amerika yung kanilang production? Eh, yung production mismo ang nagbibigay ng mas maraming trabaho. So there must be something wrong with the American policy, with the policy ng Amerika. So yan yung mga bagay-bagay na ang gusto ng iba ay dapat mag-focus sila sa internal nila. Dati, alam niyo po ba, ha, merong ano, kaya nga ngayong election na to sa Amerika, eh ano ba to, muli ba nating maririnig yung salita na stateside? Ha? Sa mahabang panahon, wala na po tayong naririnig na stateside. Because pag sinabi nating stateside, eh yan yung ano, yan yung ginawa sa Amerika talaga, produkto, hindi yung label lang makikita mo sa likuran ng damit or sa sapatos na made in the USA. Hindi. Ang nakikita sa cellphone lang, makikita ninyo ngayon sa Apple phones ninyo eh. Designed in California, di ba? Tapos ano ba yun? Produced in China or manufactured in China. Hmm. Kaya nga kapag nakikita mo ang iPhone na binibenta, made in the USA, alam mo na, peking-peki yan. Kahit hindi mo na i-check yung IMEI. So ang gusto ng mga taong marami ngayon is yung ginagawa naman ito ni Donald Trump na nag-i-invite ng mga investors. Yun naman ang nagugustuhan ng marami rin kay Donald Trump. Inaayawan naman nila is yung, kasi nga bumagsak yung economy. Eh ano to eh, are they asking for a miracle? Diba? Ngayon, ang problema kasi dun sa Amerika, nawawala sa kanila yung pagkakaisa, yung unity. Yan naman ang problema dyan eh. Pag merong problema, lalo pagdating sa economy, kasi sa taas ng standard of living ng Amerika, yung cost, eh, konting problema dyan sa kanilang ekonomiya, eto na, nagiging napaka malaking pabigat sa mga mamamayan nila. So, yun naman yung kapalit nung ganda ng buhay dun sa Amerika. Yung gastusin. Tapos yung mga investors, yung mga negosyo na pwedeng pagkakitaan ng mamamayan, eh nababawasan pa. So ang gusto nila ngayon, ang hinahanap nila, yung pagbalik sigla, pagbalik ng production sa Amerika, at saka yung issue sa immigration. Yan, kaya lang ngayon eh medyo napatay yung issue na yan na kasi 'di ba? Nagiging ano si Trump na teka muna, ayoko muna magpapasok ng ibang mga lahi rito. Yung ganun, sinasarado yung border mula sa ibang mga gustong pumasok sa Amerika. So ngayon, na-justify naman yan because of the pandemic. Diba? Pero may mga sumisigaw pa rin para dyan. But that's going to be addressed by the next administration. So will it be Joe Biden or will still be Donald Trump? So ngayon, December 14, papasok ngayon itong isang proseso ng Amerika. Classic ito, inaayawan ito ng majority ng mga Amerikano. Ayun naman pala eh. Inaayawan pala ng majority ng mga Amerikano. Eh bakit hindi tinatanggal? Sila po, ang kanilang legislation po, ang kinakailangan. Diyan po manggagaling yung pagtatanggal dyan. It's a major amendment po ng proseso nila. Pero I don't know bakit hindi nila tinatanggal yan. Kasi imagine, ang taong bayan bumoto. Papakita ko sa inyo itong resulta rito. Resulta ng election itong ano, nito ni, okay, dito, share ko lang yung screen. So dito sa screen na pinakita ko dyan, lamang na lamang dyan sa popular vote, itong si Joe Biden. Eto. I don't know kung alam ito ng iba. Yung nangyari noong 2016. No. Okay. So rito ha, tignan natin. Let me zoom. Okay, sa pantanong ni Jocelyn, Sir Johnny, do you think nagkaroon po ng dayaan sa botohan sa Amerika? Yes. Naniniwala ako na nagkaroon ng dayaan sa botohan sa Amerika. Kasi nga, gaya nabanggit ko kanina, may mga
may mga ano eh, may mga mali sa sistema ng pagde-deliver. So po pwedeng maano 'yun eh, pwedeng ma-tamper na 'yun. Yung mga ano ba tawag nila doon, yung mga balota na binibilangin. Imagine, meron kasi tinatawag sa Amerika na mail-in voting. Okay? Ang mail-in voting po, kaiba po 'yan. Dito sa Pilipinas kasi meron tayong tinatawag na absentee voting. So we have absentee ballots. So ang pagkakaiba po ng dalawang 'yan, 'yun pong absentee, ibig sabihin po wala sila rito sa Pilipinas. So 'yun po ang bumoboto doon, ang gumagamit ng absentee ballots ay yung mga OFWs. So pinadadala, boboto sila ahead of time, then papadala yung mga balota rito sa Pilipinas para bilangin. 'Yun naman pong mail-in voting, nandito sila sa Pilipinas, parang sa Amerika. Mail-in voting sa Amerika. Nandun sila sa Amerika, pero may mga ibang mga kadahilanan, katulad ng layo ng tirahan nila, plus ito pang pandemic, no? Eh pinayagan nila yung tinatawag na or ginamit nila yung sistema na mail-in voting. So, yung pong botante padadalhan ng balota. Okay, para doon niya isusulat kung sino yung gusto niyang iboto. And then ihuhulog niya yung boto niya, yung balota, no, nakasobre, ihuhulog niya po sa post office. So ngayon, from there, from the post office, iipunin yan, i-deliver yan, para po sa pagbibilang. So, yun pong pagta-transmit, eh po pwede ng, ano yan eh, magmula doon ng bitawan, ng isang botanteng Amerikano, yung kanyang boto, yung kanyang balota, hindi natin na alam ano pa ang mga pwedeng mangyari. Magmula dun sa mailbox, pwedeng yung buong mailbox. Akala mo eh, ang humakot, eh, taga United States Postal Service, USPS. Eh, yung pala, hindi. Diba? And like what I mentioned a while ago, merong mga nakikita sa mga napopost sa FB, sa social media, na nakikita ng mga Amerikano na isang pick-up or ibang ordinaryong sasakyan lang, nandun yung box na kung saan yung naglalaman ng mga ano, ng mga mail-in ballots. So, yung isa nakita ko eh, may sticker pa sa likod ng sasakyan na Joe Biden. So yun eh, hindi natin alam kung yun pa ba ay genuine, na yun ba talaga yung isinulat ng tao. So ang dayaan eh, pwedeng maganap kahit saan. Plus, meron pa silang smart magic pala, yung smartmatic na ginagamit. So kaya ako naniniwala na nagkaroon po ng dayaan diyan sa kanilang election, sa halalan sa Amerika. Kasi yung merong mga tao na nagrereklamo, hindi pa nabibilang yung lahat ng mga balota, eh nagkakaroon na ng mga ano, ng mga result na pinalalabas. Nagkakaroon na ng nagki-create na ng trending. Yan, mga pang mind conditioning style. So kaya may mga nagrereklamo na noon. Eto si Chekwang Abnoy. Ang NPA, tinatawag ni Abnoy na Aquino Senior. Okay. So, sorry, out of topic tayo dyan. So, we'll have separate discussion para dyan. Right, and the Jocelyn Perez, Sir, para po sa akin lang po, okay lang po na si Mr. Biden ang maging US President. Basta't huwag lang mangingi alam sa ginagawa ni President Duterte against sa mga NPA sa atin dito. Ako naman eh, wala naman akong problema kung si Biden ang ano, pareho tayo ng thought. Kaya lang ang problema kasi, ang polisiya kasi nila, iba. So yun ho, inaabangan yan talaga. Si Joe Biden, eh, inaasahan nga yan, no? Because of the policy of his party, diba? Na mangingi alam yan dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. So expected yan. Kaya nga si Donald Trump, ang sinuggest niya talaga, ang iboto ninyo ay Republican. Yan sabi niya sa mga Filipino, boto ninyo yung partido, no, ni Donald Trump. Kasi kapag ka-Democrat yan, tawag nila dyan, eh, tawag namin dyan sa political science nun is Democrat. Yan, Democrat ang tawag namin dyan. Kasi nga, sobrang pangingialam nila sa labas. So ito, balikan natin to. Alright, so shoutout muna tayo rito kay Gemma Garais. Right, so kumusta ang iyong migraine? Right now, okay, hide muna natin. Alright, so tignan ninyo dito. Popular vote sa bandang ibaba, ha?
sa bandang ibaba. Makita ninyo dyan? Saglit lang. Okay, para nakikita nyo aking mouse. Ayan. So dito, popular vote. Donald Trump, 62,984,828. Percentage, just 46%. Diba? 46.1% only. O, punta tayo rito kay Hillary Clinton. Popular vote. Ah, kay Donald Trump, 62. Sa kanya naman, 65,853,514. Or 48% or 48.2%. Sorry if I cited kasi ako. 48.2%. So sino panalo sa puso ng mga Amerikano noong 2016? 'Di ba? So it's Hillary Clinton. 'Di ba? Pero so ano 'yan ha? That was November 8 'yan, 2016. Ah, November 8, 2016. So 'yan yung naging resulta nila. Pero ang naging problema dito, pagpasok ngayon ng boto ng Electoral College. Yun, pagpasok ng Electoral College, lumitaw ngayon doon sa pagdating ng bilangan ng Electoral College, yung boto nila, si Donald Trump nakakuha ng mas maraming boto. Kaya natin kung meron pa tayong ibang ano rito. Alright, so pull up natin itong isa. So dito sa nakikita ninyo sa screen, si Donald Trump nakakuha daw ng 304. While si Hillary Clinton, 227 lang. So anong nangyari? Diba? Eh kasi kung tutuusin, ibinabase nila dyan ang boto pagdating doon sa number ng representatives kada ano nila, kada estado. Okay, share natin tong isang to. So napansin ko kasi ngayon sa Amerika, nagkakaroon ng ng miseducation sa mga tao. Imagine, maraming mga Amerikano na nakatutok ang kanilang pansin doon sa electoral votes. Na kung tutuusin ang electoral votes, ay malaking epekto lang naman nito doon sa boto na magiging mga senador nila at magiging mga kongresista. Pero sa pangpanguluhan, hindi ho. Ngayon, meron kasi ho ritong binabanggit na tinatawag na conscience vote. Ano po yung conscience vote? Ang conscience vote, nakikita ninyo ngayon dito sa ating screen, di ba? O yan, nakashare na. Kan ko lang siya. So conscience vote. Nakikita niyo dito sa screen, Washington, ito yung Pacific State. Washington nakakuha merong 12. So nakuha ni Hillary Clinton, 2016 'yan ha. No. Tapos nakuha naman niya 7 dun sa Oregon, solid 'yun. And then California 55. So nakuha ni Clinton. Right? So ngayon, pagdating naman dito sa ibang mga lugar, dito sa Idaho, 4. Mapapansin niyo yan, mga nag-solid-solid yung mga boto nila. And then dito, pansinin niyo to rito sa may, yung ME, merong 3, yung Maine. So dyan sa Maine, may nakita kayong isang pula. So ibig sabihin po, hindi ho nakuha ang solid na 3. Ganyan. Ngayon, ang ibig sabihin ganito, kung nakikita ninyo mga double digits, yung ibang mga estado, kasi po, may mga chances ha, may mga chances na hindi po lahat ng mga electoral college representatives ng isang estado ay bumoboto sila ayon sa napusuan ng kanilang mga mamamayan. Paano yon? For example, na balikan na lang natin itong Donald Trump versus Hillary Clinton. So Hillary Clinton won via popular vote ng mga nasa 3 million mahigit. Humigit kumulang 3 million, 65 and then 62 lang si Donald Trump. No? Kaya lang noong bumoto na tong mga representatives ng kada estado, si Donald Trump nakakuha ng total number of 270 electoral votes. At 270
ano, 306 electoral votes. So yung threshold ng 270 nalampasan niya. No, naka 306 si Donald Trump. 232 lang dito kay Hillary Clinton. So ngayon, alin ang dapat na masunod doon? Boto ng taong bayan? Ha? Boto ng taong bayan o ang boto ng representative ng kada estado? And again, ang boto po ng mga representative na tinatawag na electoral college, yan po ay ginagawa mahigit isang buwan after ng kanilang popular vote or ng kanilang election day. Alright? So ngayon, ano man ang resulta dito? Ano man ang resulta ng tinatawag na yung electoral votes, no? Hindi po yan na-dispute. Okay? Bagamat merong tinatawag, balikan natin ulit itong ano, tong conscience vote. Na let's say sabihin natin dito sa estado ng kunwari itong dito sa may itong AK Alaska. Yan sa Alaska. Ay ang nanalo dito kunwari ay si ano, si Hillary Clinton, no? Tapos ngayon, meron doon na pinipirmahan itong mga electoral representatives, yung electoral college representative, na parang kasunduan na sige, iboboto ko kung sino yung napili na o kung sino yung nanalo sa ating estado. So may mga ganyan sa iba't ibang mga estado. Pero sa oras ng botohan, napapangibabaw po ng mga representatives ang kanilang sariling desisyon. Kasi anong bakit nagkakaganon? Unang-una ho, tao rin 'yan. Ah, mayroon din silang kinikilingan, may mga personal choices 'yung mga 'yan. Okay? So ngayon, itong mga tao na 'to, magmula nang matapos kasi ang electoral votes, 'yung botohan ng November, nagkakaroon kasi ng ano, alam niyo yun, yung pagbabago ng kulay ng nanalong kandidato mula sa taong bayan. Ah, merong iba dyan na siya masyadong naging very vocal, na yung ma-feeling na talaga, hindi pa naman nakakapag-take ng oath, ma-feeling na siya na yung na mauupo na bilang pangulo, kung ano-ano na yung mga polisiya na kanyang mga dinadivulge. And in fact, dapat nakadependent siya sa kung ano yung existing bukod doon sa kung ano yung ipi-feed sa kanila na supposed to be policy coming from the CIA. So what I'm trying to say is this. So possibility is this. CIA will work out. Na, oy, teka muna. Mukhang si Hillary Clinton, isasabak na naman tayo sa digmaan. And yet, ang ating ekonomiya sinasadsad na sa lusak. Ah, dahil sa mga giyera na yan, hindi na tayo kumikita. Kasi habang tayo nakikidigma, nawawalan tayo ng mga negosyo kasi nag-i-impose tayo ng malaking buwis sa mga mamamayan at mga negosyante natin. And therefore, lumalabas ng Amerika ang mga negosyante, mga manufacturing firms, nawawala rito. So nandito na lang yung mga managers, ilang tao lang yan, ilan lang staff yan, compare nung meron tayong factory dito. So, mali. Parang hindi maganda yung nangyayaring ganun. Ayaw ng mga, ayaw ng CIA yan. So, CIA can also influence the electoral college. Directly or indirectly, may sarili silang paraan. So, ngayon, pag oras ng botohan, pangingibabawin talaga dyan nila, ano ba ang interes para sa kabuuan ng kapakanan ng buong Amerika? Not just for their state. Kasi ang Amerikano, united pa rin yan. Kahit na may mga rally-rally yan, kahit na nagkakaaway-awayan ng mga yan, dahil merong isang negrong napatay o merong pang ibang, diba? At the end of the day, they consider themselves as United Americans, kasama yung mga immigrants. Kasi isa lang naman ang puso nila na natanim sa kanila . Nabuo ang Amerika, yung napakalaking kalahati ng kontinente ng North American continent, kasi ibabaw nun Canada . Oh, ngayon sa kanila is dahil sa pagkakaisa. Oh, matapos yung awayan ng yung United States, tapos itong Union Jack, 'di ba?
Union Jack, hindi Union Jack 'yun eh. May tawag doon sa yung federal, federated states, 'yan. Tapos 'tong Union Jack. 'Yan. If I'm my recollection is still correct regarding diyan. Pero nabuo sila sa pagkakaisa. So at the end of the day, ganun pa rin sila mga Amerikano. Sineset aside nila yung mga issues sa kanila because mahalaga pa rin 'yan. Ah, ngayon, ang problema kasi nila ng Amerika, tinatalo sila ng China. Ha? So ngayon eh makikita mo pa ang China mayroong production, ang Amerika walang production. O sino ngayon ang may malaki, ang nilalamang nila ng Amerika sa kanila, ha? Is yung when it comes to reserve sa mga natural resources. America ha, still has like 40 years na reserve. Ang China eh wala, laspag na. Kaya ngayon ang ginagawa nila, kita yung ginagawa sa South China Sea, dahil marami silang tao, maraming pakainin. So inaangkin nila ng inaangkin yan. Hindi yung mga kabilang mga bansa nila, eh, either sakupin nila via military force or, ano na lang, ano ba tawag doon? Secession na lang. Papasakop na lang sa kanila nang walang kagatol-gatol. So, yan yung mga bagay dyan na tinitignan ngayon ng member ng yung electoral college. Lagi ako nalilito ron sa ano sa kasi meron lang namang dalawa na gumagamit ng sistema na yan eh ng pagboto ng leader nila. Ito pong United States of America at saka ang Vatican. No, sa Amerika, ang tinatawag doon ay yung ano yung electoral college. Samantalang dito naman sa Vatican Rome is College of Cardinals. So yung mga cardinal naman, ang sistema naman nila, ipon-ipon sila, let's say 80, kunwari, sabihin na lang natin, 80 ang cardinal. Patay na yung Pope. So pipili sila mula sa kanilang sarili lang kung sino yung gagawin nila na pinaka-leader nila ng mga cardinal. So kung sino yung mapipili nila, yun ang magiging successor, yun ang magiging Pope. So yun ang idideklaran nila. Alright, so ngayon, ang tanong nga is, may pag-asa ba si Donald Trump? Yan yung isang malaking tanong dyan. Kasi dito lang eh, dito sa pinakikita ko sa inyo, sinong magsasabi na merong malaking chance dito para talunin si Hillary Clinton at the time? Di ba? Kasi kitang-kita naman dun. Kasi ito nung pinakikita ito, wala pa po hindi pa kasabay kasi kapag popular votes po linawin ko lang tong nakikita nyo rito lalo yung kanina binakita ko pagdating ho kasi sa popular votes ang nakikita lang natin doon is ilan yung naging boto. Okay, ilan yung naging boto, tingnan natin tong isang to para mas malinaw. Okay, balik natin tong kay Biden at saka kay Donald Trump. Okay, just one second. All right. Okay. So nangyayari dati nung nag-election pa lang yung popular voting pa lang. So habang pumapasok yung mga boto-boto, ang ginagawa ngayon ng media, ng mass media, let's say nanalo si ganito sa ganitong estado, ilan yung kanilang electoral college? Tatlo. Okay, tatlo. So, etong tatlong ito, mapupunta kunwari kay Joe Biden. So, kasi sa state nila, nanalo si Joe Biden. So, automatically, sa kanilang projection, Joe Biden. Nanalo rito sa Washington, si Donald Trump. So, lahat ng member ng college, lahat ng member ng electoral college nila, mapupunta naman ngayon kay Donald Trump. So, nangyayari tuloy ngayon, nagkakaroon ng projection. But then again, hindi po yan laging nasusunod. So, there are precedents na nangyari yan na hindi ho nasusunod kung ano yung pinakikita na resulta ng popular votes. Kaya nga ang tanong is, will history repeats itself? Yan. Kasi nangyari na naman yung nakaraan. Laban nila ni Hillary Clinton, lamang si Hillary and then si Trump, talunan sa taong bayan. Pero ang ending, nag-concede si Hillary Clinton. Kasi dito pa lang, makikita mo na,
Tama. Kaya sinasabi natin, bakit sa Amerika ang bilis malaman, di ba? Ba't sa Amerika ang bilis malaman ang resulta ng eleksyon kung sino presidente? Eh, ilan lang naman kasing binibilang doon eh. Wala pang 600. Oh, hindi naman binibilang na doon eh, sa nang December 14. Bakit po December 14 nga pala? Ang sabi ho kasi ng batas nila ganito. Disyembre, no? Ikalawang Miyerkules, ikalawang Lunes, no? Second Monday after the first Wednesday of December. So, first Wednesday of December, dalawang Lunes. So, ikalawang Lunes, yun yung araw ng eleksyon. And that falls on December 14. Okay, so bukas yan kung tutuusin dito sa Pilipinas. Sa Amerika, 13 pa lang nun. So, ganun. Ngayon, bakit ko ito tinalakay ulit o tinalakay ko ito ngayon? Kasi baka magkagulatan na naman ang mga kababayan natin na, teka muna, ano to, nagkaroon ng recount? Nagkaroon ng election? At bakit ganun? Kukunti na lang yung ano? Kukunti lang yung ano, yung binilang na boto. Ang bilis ng ano nila. Diba? Nagkaroon ng dayaan. Bakit nanalo si Donald Trump? Eh kasi di ba talo siya sa popular vote sa taong bayan tapos naging Donald Trump. Kasi what I'm expecting is this, kapag nanalo si Donald Trump, massive rally na naman ang mangyayari dyan sa Amerika. O, kasi nga, walang nag-e-educate sa mga tao. Ang mass media hindi naman binabanggit yung electoral college na tunay na pipili kung sino yung magiging presidente o magiging pangulo ng kanilang bansa. No. Bagus ang pinakikita doon na mayroong claim si Donald. Nakita ko lang ganito ha. Laging masama yung dating ni Donald Trump sa mga balita. Puro negatibo. Parang kay President Duterte, pagka ang bumanat ay mass media, naku, patay tayo. Mabibilang mo lang at maliit pa na media company at government pa ang papabor sa presidente. No. Sa Amerika, ganun din ang nangyayari. Laging ang mass media ay nakakontra sa presidente. Ano to? Pareho ng ethics ang Philippine mass media at saka ang Amerika na bad news is the news or a good news for them. At yun ang kanilang tututukan na pagbabalita. And then they will simply use the word allegedly kapag mayroong mga paninira para hindi sila maging liable. Diba? But they have created an impact or influence dun sa isipan ng mga tao. Kaya yung tanong ko, meron bang pag-asa si Donald Trump? Well, ano sa tingin nyo? Alright, so tinatay si Julia Duca. Ito yung sinabi niya kanina, you must be joking, you don't live here. Don't know what you were talking about. Well, again, I know what I'm talking about. And Jocelyn Perez, tama po kayo, Sir Johnny. Si Mr. Trump, minsan parang may sariling mundo. Yan. And then si Julia Duca, Biden never went out to campaign. And so, di ba? Well, actually, lahat naman sila nangampanya talaga eh. Lahat naman yan nangampanya. Baka sa estado mo, hindi. Kasi, ang meron pong tinatawag na, I don't know if you know the swing state. Okay? The swing state. The swing state po, ganito yan. Just to enlighten yung mga hindi nakakaalam, ano ba yung swing state? Swing state po sa Amerika. Ito ho yung, kasi sa Amerika ganito, meron hong botohan talaga dyan, taon-taon. Ang electoral college, pakikitahan mo, very consistent sila. Ang loy, parang meron silang loyalty na sa iisang partido. Na tipong, expected na yan, Democrat yan. Expected na Republican tong estado na to. Yan. Lalo yung mga maliliit. Pero yun yung mga swing state, sila pa yung mga malalaki, tapos sila pa yung nagki-create ng pagbabago na, teka, dati ito binoto nila, nag-Republican sila. Pero ngayon, itong pinaka-latest, nag-Democrat. So yan pong swing state, pabago-bago, ganun-ganun. So sila ngayon yung pinupukpok ng mga kandidato ng pangangampanya. So kung doon sa estado ninyo, hindi nyo nakita yung dalawang kandidato, but hindi nyo kontakin yung mga nakatira doon sa tinuturing ng mga swing states. At doon yung mga yan nakapukpok. Doon sila nakatutok, doon sila nagdidebate. Yan. Kumbaga doon sila nagpapabango because of
they want to get the influence not just of the people but also kung sino yung mga possible na maboboto bilang mga member ng Electoral College. Yan. Kasi nga merong loyal ano eh, loyal voting sa ano, merong loyal votes sa Amerika pero may swing states naman din sa kanila. And again, yun yung mga tinututukan diyan. Pero pareho yung mga kandidato na yan eh lumalabas siya ng kampanya yan. And then, Che Kwang Ebnoy, sabi niya, Biden is Liberal Party. Ayan ang sinasabi nga nila rito. Ang Liberal Party daw ay ano, katulad ng tawag dito, katulad ng partido ni ano ni Joe Biden. Pero ang totoo naman eh kasi nga 'di ba si President Duterte at saka si Donald Trump. Ang dating is it, Donald Trump idolized President Duterte. In fact, he used the hiccupicat President Duterte's gesture, yung mga hand gestures, yung mga ganun-ganun niya, and then yung pagiging bulagsak magsalita, straightforward, yung pagiging kengkoy, no? So ginawa niya yan. And then nagustuhan ng mga tao rin yun. And then, yun nga, naging resulta rin sa kanya, eh nanalo siya pagdating dun sa pagboto ng college of, ano yung Electoral College. Now, dahil sa magandang relasyon nilang dalawa ni President Duterte, ang nakikita ng mga liberal dito sa Pilipinas is yung partidong, yung Democrat partido nito ni Joe Biden, ang kanilang didikitan. Na kasi nga ito eh medyo, may statement kasi ito si Biden na ang dating against kay Duterte, kay President Duterte, in regard to the human rights issues. Kaya yan ang inaano nila. Then sa mga hindi naman din nakaka-gets ng todo-todo dyan sa international policy ng Amerika, yung mga pangingialam nila, ang sinasabi nila na, bakit pa ninyo iniintindi si Biden? Wala namang kinalaman sa Pilipinas yan. Hindi naman yan tayo makokontrol. Well, somehow America will be able to control us through policies, influence. Yun. Mama Bear, hello po ah. Nice to see you again. And then, may apat na states sa Amerika na Amerika ang maanal ang election. At dito may fraud na nagaganap. At madami silang ebidensya. Kaya bukas, malalaman na kung sino ang panalo. Well, that's a good point. Buti po, salamat po binanggit nyo yan, Mama Bear. Yan pong apat na estado na yan na possible na maanal yung kanilang eleksyon. Pareho po nang hinihingi ni Bongbong Marcos because of massive fraud. So yun ang hinihingi niya kay Leonel. I-annul yung boto ng tatlong probinsya. Too much evidences na hawak nila. So pinadideklara ang annulment of election. So hindi po recount ang mangyayari doon. Yun pong election talaga. Wala. So ano epekto ngayon nito sa Electoral College votes? So epekto nito, still, ilan yung representative ng bansang ito? Ng apat na estado na yan? Kunwari, yung apat na estado na yan ay taglilima. So, kahit po na-declare na ina-invalid ang mga boto nila, yung kanilang election pala, magpipili pa rin sila ng kanilang magiging representative para sa kinabukasan, December 14, boboto. Ganun. Then, it's up to them. No, sa kanilang pinaka-COMELEC. Kung yung na-invalid yung election ay magkakaroon sila ng panibagong halalan. Bakit? Kasi kailangan yun para magkaroon sila ng representative sa Senate at saka representative sa Kongreso. Pero may epekto pa ba yun sa popular votes? Wala. Pagdating sa pampanguluhan. Kasi ang popular vote has nothing to do with the selection of the president and vice president. Sa Amerika kasi, ang vice president, walang ano yan, problema. Kahit hindi sumali sa kampanya yan eh. Automatic yan kasi it's a black voting. Kung nanalo presidente, tangay ang vice president niya. Ganun. Hindi katulad dito sa Pilipinas. Laging hinahaluan ng away. Boto natin ng presidente, tapos boto natin ng sexy kahit kalaban niya. Palagi may sa ngayon eh, ang pagkakaboto, may kakaibang awayan ang nasa isip eh. Basa-basa kasi Madam Julie kung may time. Well, somehow totoo rin naman 'yan, 'di ba? Ganun basa-basa. Medyo matagal din naman ako mag-respond katulad na lang nito, hindi ko pa tinatala kayong impeachment, 'di ba? Kasi
Eh gusto ko naman ano, gusto ko mabala, gusto ko makita talaga kung ano ba yung mga ano ba yung totoo. Again, madaling mambola ng tao eh. Madaling sabihin ko sa inyo na Leonel matatanggal na. Tapos hindi natanggal. Babalikan niyo ako, putya. Sabi mo matatanggal. Sabi mo ganito, ang ganda ng sinabi mo, ba't hindi nangyari? Ayoko 'yun. I'm not trying to be perfect. But again, kung pwede ba naman nating maibigay ng perfectong impormasyon, bakit hindi? 'Di ba? Nobody's perfect, but the information can be. 'Di ba? Hindi naman lahat eh. So, pagka 100% maayos, accurate ang information, it's perfect. So, 'yun po yung aking goal, 'di ba? Right, and Jocelyn Perez, thank you po sa live. Ingat po kayo palagi. Oo nga, kaya hindi na ako naglalabas eh. Hindi na ako pupuntang Manila Bay. At sa lahat po ng sumusuporta kay Sir Johnny the Bagger, JDB comments, then maraming salamat po. Ingat na lang po tayong lahat. At pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos. So muli po, God bless and God first. Okay, bye-bye. See you later. Okay, and Bong Rense, sabi niya, the only way is a solid vote. Correct ka, sir. Danny Lakay Vlogs. Uy, patulog na sana ako, bro. Naalala kita. Ayun, naka-live ka pala. It's 2 a.m. now here in California. Patay tayo. Danny, patapos na ako. Ay, nako, mabuti naman. Itulog mo na yan. Tulog mo na yan, bro. Mahirap pagkasakit. And dahil sa puyat. Alright, so see you. Okay, see you later. Alright, so thank you. Ito, Marie Claire Chan. Ganda ng pangalan, ayun, no? MCC. Okay, Marie Claire Chan. Okay, thank you. Alright, so bye-bye.